Ngayon ay araw ng Webes, ika-14 na linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Dino Nicasio, SVD. Magsitayo po ang lahat. Ayun at mag-iwang, maligayang tumuhin dambana ng Diyos sa kanyang tahanan. Na tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Na tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pagkakataong tayo nahaharap sa ating Panginoon Diyos, na nakikita niya kung anong nating mga puso, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, pagkakamali, at pagkukulang sa Diyos at sa kapwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya ay aking minahal na parang tunay na anak. At inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya ay tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga diyos-diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga diyos-diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya. Subalit, hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. At katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalagitnaan ninyo at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag.
Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan mula sa trono mong may mga kerubin. Kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Diyos ay maghari na, talikda ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na ang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit ng panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayong kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagbati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora." Ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo, kuminsan, ako'y nanonood din naman ng mga shows. At ang mga favorite shows ko ay yung mga nature, yung mga Discovery, National Geographic, and so on. Magaganda. At marami ako napapanood na ganito. Mga leon, mababangis. Mga tigre, mababangis. Mga cheetah, mababangis. Subalit, pag nagkaanak, ang pag-aalaga nila sa kanilang mga anak ay with tender loving care, TLC kung tawagin. May nakita nga ako sa isang river, may isdang nanay
Ang dami niyang mga maliliit na anak, yung mga maliliit na. Ngayon, pag dumarating ang kaaway, yung mabangis na isda, ang ginagawa ng nanay, binubuka niya yung kanyang bibig, hindi niyo makita kasi may mga, pero tapos, lahat ng kanyang mga maliliit na anak na maisda, pumapasok sa kanyang bibig at tinatakip niya uli. At pag wala na yung danger sa kanya muli, ibubuka ang kanyang bibig at saka naman lalabas uli yung kanyang mga maliliit na anak. Tender loving care. Huwag na tayong pumunta sa Africa, sa bahay na lamang ninyo. Pag nanganak ang pusa, pag nanganak ang aso, mas na ninyo kung paanong pag-aalaga ng nanay na pusa, nanay na aso sa kanilang mga kuting o sa mga maliliit na mga aso. Tender loving care. At again, huwag na tayong mag-grumadwit tayo sa mga hayop. Ang tender loving care ay isang katangian ng matinong magulang. Lahat tayo nagkaroon ng nanay. Lahat tayo nagkaroon ng tatay. Ang mga magulang ko namatay na. Pero bakit ko namimiss ang aking nanay, ang aking tatay? Because of the tender loving care. Pag may sakit ako, andyan si nanay, si tatay, ako'y pinapalitan ng damit and so on. At kahit ako'y naging pari na, pag ako'y nagbabakasyon sa bahay, nakaupo sila doon sa sala at ako'y lalabas na, uy, magdala ng payong, baka umulan. Eh kaka'y wala namang, basta mag-jacket. Oo. At teka muna, bago ko umalis ng bahay, sabi ni nanay, lagyan muna kita ng Vicks dito sa dibdib, sa likod, sa lalamunan, para hindi magkasipon. Tender loving care. O bakit ko binabanggit yan? Sapagkat ayon sa unang pagbasa, ganyan ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Yung nasusulat sa unang pagbasa ay patungkol din sa atin. Sabihin ninyong kung hindi totoo yan. Ang sa unang pagbasa, ang pagtingin ng Panginoon sa atin ay katulad ng isang magulang. Ito ang sinasabi ng Panginoon, nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak. Di ba yung awit ni sino ngayon? Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng korek ka dyan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon Diyos, parang tunay na anak. Hindi tayo tunay na anak ng Diyos. Si Jesucristo lamang ang tunay na anak ng Diyos. Subalit, itinuring tayo, minahal tayo, at patuloy na minamahal ng Panginoon, parang tunay na anak. Katulad ng mga nag-a-adapt, meron akong alam, hindi magkaanak. Dasal kay St. Jude. Kakudasal kay St. Jude. Si St. Jude nanawa sa kada dasal, binigyan ng anak. Pagkatapos nun, sila naman mismo nagkaroon ng sariling mga anak sunod-sunod. Pero ang sabi sa akin nung mga magulang, nung makausap ko, Father, bagamat ampon si panganay, ang turing namin sa kanya ay tunay na anak. Ano pa ang ginagawa ng Panginoon? Ayan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya. Yung mga tatay na narito, yung mga nanay na narito, di ba pagka yung mga anak ninyo natututog lumakad na parang lasing,
pagandang ganyan. Ano sasabihin tatay? Halika, dali, dali, tatay, dali. Kaya mo yan. Lapit kay papa, lapit kay... Pag nadapa, sugod si papa. Nasaktan ka, anak. Bangon, bangon. Huwag iyak, huwag iyak, huwag iyak, huwag iyak, huwag iyak. Sige, uli, uli, ha? O, iiwanan kita, dito lang ako. Lapit kay papa. Yung bata naman, parang latsing, pagandang ganon. Lapit kay papa. Bakit? Alam niyang si papa niya ay may tender, loving care. Yan ang isipin natin. Huwag yung, ang Diyos ay basugit, ang Diyos ay ipapagparusa, ang Diyos ay ganito, agadadada. Abay, huwag kang ganyan. Sa kabila ng lahat ng ating hirap at sakit, patuloy ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Sa ating lahat. So mga kapatid, hindi mawawala ang mga pagsubok sa buhay. Hindi mawawala ang sakit, sama ng loob. Hindi mawawala ang pagkabigo sa buhay, pagkalungkot, and so on. Pagkalugi sa negosyo, pagkasira ng magandang relationship, ay bahagi ng buhay yan. Pero ang mahalaga, huwag mawala ang ating tiwala at pagmamahal sa Diyos. Amen? Kahit hindi natin siya nakikita. Nasabihin naman ng mga pilosopo, ay kayo mga pare, sabi niya, yan ang Diyos, yan, asa kaya, nasa ilalim kaya ng mesa, nasa ilalim, nasaan? Hindi mo makikita ang Lord, pero ipadadama niya sa iyo kung bukas ka sa Kanya, ang kanyang tender, loving care. Anong kaibahan niyan sa isang OFW na magulang na nasa Saudi Arabia? Tumatawag sa kanya mga anak. Mga anak, kahit ako'y malayo sa Saudi, ha? Kapiling ninyo ako. Ha? Nandyan lagi ako sa inyo. Ha? Kahit wala ako sa inyo physical, nasa Saudi ako, ay patuloy kayo sa inyong magandang gawain, pag-uugali, sapagkat kapiling ninyo ako. Saudi? Philippines? Ay kung philosophy yung anak, nanay, nasan ka? Nasa ilalim ng mesa? Nasa ilalim ng kama? Walang nagtatanong ng ganyan. Alam niya, ang ibig sabihin niyan, na siya'y pinagdarasal, inaalala, minamahal ng kanyang nanay na nasa Saudi. Bagamat malayo, kapiling. Ganyan ang Diyos at higit pa. Kaya, huwag ka nang magdrama. Sabi, nasa ng Diyos? Nasa ng Diyos? Parang wala ang Diyos. Huwag ka magdrama. Manalig ka. Maniwala ka. Sumampalataya ka at matatalo nito ang anumang sama ng loob na naririyan sapagkat ang Diyos ay sasa iyo puno ng ligaya, kapayapaan ang handog sa bawat isa. Amen. Pasalamatan ng Panginoong Diyos. Tayo ay kabahagi ng walang hanggang plano ng Panginoon Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos at siyang nangangalaga sa atin. Ang sagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway, patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Yaong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramentum ng pagpapagaling at pakikipagkasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga tapat na namayapa, kasama na si Adelaida Hernandez, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling prayer requests kasama si St. Jude. Ama naming Panginoon, inampun mo kami bilang iyong mga tunay na anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ang aming maraming biyayang ito habang itinataas namin sa iyo ang aming mga prayer request sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang himing mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwa at iyan. Ito'y para lamang sa iyong kalwa at iyan. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating mga handog ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap sa araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadahakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan,
puspos alwalhati ang langit at lupa. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagdangal natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay hunitain, sarili niya inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong may narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Jose Cardinal Advincula, na aming obispo at tanang kapariyan. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod, Cecilio at Anita, Agripina, Noli, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumao, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga kaluluwang ipinagdarasal natin sa banal na misang ito. Tahimik nating ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at marapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ng mga apostol, St. Jude Thaddeus, St. Arnold and Joseph and SVD Martyrs, Blessed Maria Josepha, Blessed Maria Helena, the 14 Holy Helpers, the Chinese Martyrs, at lahat ng namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong
Hesukristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang pagtugon sa pag-ibig ng Diyos Ama sa langit, ialay natin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng salamin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin ulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Panginoong Jesucristo, punong-puno ng awa, habag, at ibayong pagmamahal sa bawat isa sa atin. Mapalad ang mga tumatanggap ng pagmamahal ng Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Muli, pakisuyo, pagtanggap ng communion, tingnan ang aking mga kamay. Ganyan, extended, para mas madaling ilagay ang banal na hostya. Thank you. Para sa mga hindi makatatanggap ng banal na komunyon, atin pong dasalin ang panalangin para sa virtual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinagsasalo mo sa iyong banal na piging ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mga paalala, huwag tayong kampante sapagkat unti-unting tumataas na naman ang numero ng mga COVID cases. So patuloy tayo sa ating mga health protocol. Pangalawa, nais kong ibahagi sa inyo na ang ating candle light devotees na ito mga ito ang nagpapadala ng message online sa aming sa website natin, isindi mo naman kami ng kandila. Ito ang aming intensyon. At yan ang sinisindi namin din dyan sa kandilarya natin. Ang bilang nila worldwide ay 24,024. Palakpakan natin sila. At kanilang itong mga ito, karamihan ay abroad na namimiss nila sa St. Jude kaya nagme-message. Pakisindi ng kandila para sa aming intensyon. Yan, 24. Ito namang prayer warriors of St. Jude, yan ang mga patuloy na nagdarasal para sa ating lahat. Sa ating ikabubuti, sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. At sila, ang bilang nila ay 1,690 na. Palakpakan din natin sila. Ngayon, kung gusto niyo maging miyembro ng Prayer Warriors, madali, pumunta lang kayo sa website ng o kaya sa Facebook account, The National Shrine of St. Jude Thaddeus. Mag-register kayo, libre, walang bayad. Ang tanging tungkulin lamang ninyo, magdasal. Kahit anong panalangin, i-offer niyo for The National Shrine of St. Jude Thaddeus. Maybe Holy Rosary, Divine Mercy Chaplet, Novena to St. Jude, o anumang panalangin, basta ialay ninyo for all of us. I hope you register
the National Shrine of St. Jude Thaddeus, Manila, hanapin prayer warriors. Or malayo kayo sa St. Jude, naisip ninyo, oh, may intention ako, magpapasindi ako ng kandila. Ay di dun din sa website na yun, prayer sa Candlelight Devotees. So yan po ang aking isi-share sa inyo. Mag-ingat tayong lahat, lalo na ngayong ulan ng ulan at maraming mga flu, lagnat o ano, mag-ingat lang tayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod na para sa ating nobina, alang-alang kay St. Jude Thaddeus. San Judas Thaddeus, salamat sa iyo. Ikaw ang tagapamagitan sa Panginoon. San Judas Thaddeus, mahal naming patron. Salamat sa iyo, salamat sa iyo. Please turn to page 15, we invoke the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who didst teach the hearts of your faithful people by sending them the light of your Holy Spirit, grant us by the same Spirit to have a right judgment in all things and evermore to rejoice in his holy comfort. Through Christ our Lord. Amen. Please turn to page 28, the Epistle of St. Jude, verse 20. But as for you, beloved, build up yourselves upon your most holy faith, praying in the Holy Spirit. O Holy Spirit, who on the solemn day of Pentecost did suddenly descend upon the apostles, gathered in the upper room in parted tongues, as it were of fire, and did so enlighten their minds, inflame their hearts, and strengthen their wills, that henceforth they went to the entire world and courageously and confidently proclaimed everywhere the teaching of Christ and sealed it with the shedding of their blood. Renew, we beseech you, the wondrous outpouring of your grace in our hearts also. How grievously our minds are afflicted with ignorance concerning the nature and dignity of those divine truths which form the object of faith, without which no man may hope for salvation. How far men go astray from a just estimation of earthly goods, which so often are put before the soul itself. How often our hearts do not beat with love of the Creator as they ought, but rather with ignoble lust for creatures. How often are we led by a false respect for human judgment, when we ought to profess openly the precepts of Jesus Christ and to reduce them to action with a sincere heart and with the loss, if need be, of our worldly substance. What weakness we manifest in embracing and carrying with a serene and willing heart the crosses of this life, which alone can make the Christian a worthy follower of his divine master. O Holy Spirit, enlighten our minds, cleanse our hearts, and give new strength to our wills, to such a degree at least, that we may clearly recognize the value of our soul, and in like manner despise the perishable goods of this world, that we may love God above all things, and for the love of Him, our neighbors, ourselves, that we may not only be free from fear in professing our faith publicly, but rather may glory in it. Finally, that we may accept not only prosperity, but also adversity, as from the hand of the Lord, with all confidence that He will turn all things into good for those who lovingly tend towards Him. Grant, we beseech you, that we, by constantly answering the sweet impulses of your grace and doing that which is good with a persevering heart,
may deserve one day to receive the rich reward of glory everlasting. Amen. Please turn to page 37. Novena prayers. O glorious Apostle St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I salute you to the most sacred heart of Jesus. Through this heart, I praise and thank God for all the graces has bestowed upon you. Humbly prostrate before you, I implore you to this heart to look down upon me with compassion. Oh, despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has granted the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Oh, come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful to you and will be your faithful client until I can thank you in heaven. Amen. Blessed Apostle, with confidence we invoke you. Blessed Apostle, with confidence we invoke you. St. Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. St. Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Pray for us that before death we may expiate all our sins by sincere repentance and the worthy reception of the holy sacraments. Pray for us that we may appease the divine justice and obtain a favorable judgment. Pray for us that we may be admitted into the company of the blessed to rejoice in the presence of our God forever. Most Holy Apostle, St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Pray for me who am so miserable. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need that I may receive the consolations and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly. We also pray for the following intentions. For God's blessings at the National Shrine of St. Jude Thaddeus and St. Jude Catholic School, for more vocations to the priest and religious life, for board and bar examinees, those who are taking academic and other examinations, and all our devotees and their petitions. And that I may bless God with you and all the elect forever. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you. Amen. St. Jude Thaddeus, pray for us. And for all we invoke your aid. Let us pray. O St. Jude Thaddeus, relative of Jesus Christ, glorious apostle and martyr, renowned for your virtues and miracles, faithful and prompt intercessor, of all I honor you and trust in you. You are a powerful patron and helper in grievous afflictions. I come to you and entreat you from the depths of my heart. Come to my aid with your powerful intercession, for you have received from God the privilege to assist with your manifest help those almost despair of all hope. Look down upon me. My life is a life of crosses. My days are days of tribulation, and my heart is an ocean of bitterness. All my paths are strewn with thorns, and scarcely one moment passes, but are witnesses of my tears and sighs, uneasiness, discouragement, mistrust, and almost despair prey upon my soul. You cannot forsake me this sad night. I will not depart from you until you have heard me. Oh, hasten to my aid. I will be grateful to you all my life. I will honor you as my special patron. I will thank God for the grace bestowed upon you
and will encourage devotion to you according to my power. Amen. St. Jude Thaddeus, pray for us. And for all who invoke your aid. O salutaris hostia, quae celibatis hostium, bella premunt hostilia, dara burbe auxilium. Uni trinoque dominum, sit sempiter na gloria, qui vitam si eterminu, nobis donet in patria. Amen. Oh my God, I firmly believe that you are really and corporately present in the blessed sacrament of the altar. I adore you here present from the very depths of my heart, and I worship your sacred presence with all possible humility. Oh my soul, what joy to have Jesus Christ always with us, and to be able to speak to him heart to heart with all confidence. Grant, O Lord, that I, having adored your divine majesty here on earth in this wonderful sacrament, may be able to adore you eternally in heaven. Amen. We pray the Oratio Imperata against COVID-19 virus. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people, tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless our efforts to use the medicines developed to end a pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strengthen their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us in this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calunsod, pray for us. The 14 holy helpers, pray for us. Saint Jude Thaddeus, pray for us. We pray the prayer of Saint Gertrude for the souls in purgatory. Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses offered throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church,
those in our homes and within our families. In Jesus' name, amen. We pray for the intentions of the Holy Father. And together with our personal intentions and the constant intercession of our beloved patron of hope, St. Jude Thaddeus, we all pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Tantum ergo sacramentum venere mortuum et anticum documentum novoce datritui receptides supplementum sensum defectui genitori genitoque dauset iubinatio salus honor virtus quoque sine benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. You have given them bread from heaven, containing in itself all their life. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament left us a memorial of your passion, grant, we implore you, that we may so venerate the sacred mysteries of your body and blood, as always to be conscious of the fruit of your redemption. You who live and reign forever and ever. Amen. Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus and the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be your holy and immaculate conception. Blessed be your glorious Assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints.
O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Holy God, we praise thy name. Lord of all, we bow before thee. All on earth thy scepter claim. All in heaven above adore thee. Infinite thy vast domain, everlasting is thy reign. Please turn to page 43, Blessing for the Sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear our prayers for the sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. They shall lay their hands upon the sick, and they shall recover. May Jesus, the Son of Mary, the Lord and Redeemer of the world, to the Mary's intercession of his holy apostle, JUDE THADDEUS and all his saints, show them favor and mercy. Amen. We should now have the blessing of religious articles. Please raise them. I-focus po natin sa mga minamahal nating ayong magpatawaran. Isuko lahat kay Lord, maging sentro. Hinihinga mo si Kristo, pinakamamahal ka niya. Lord, show us your mercy and love. And grant us your salvation. The Lord be with you. And with your spirit. Manalangin tayo. Dearly beloved brothers and sisters, let us pray to God Almighty Father that we may be transformed into Christ's image through the devout use of these signs as aids to prayer. May the Lord in His love and mercy cherish and reinforce with His blessing these tokens of your devotion and piety, and may you check up the course of the present life without offending anybody, and may you attain eternal life with joy through Christ our Lord. Amen. Amen. Hinga ng dalangin ang ating ina. Inang sagdalinis kami ay ini sa Diyos ama namin. Awang minimiti, Ave, Ave, Ave Maria, Ave.